yun guys, ako po ay naghihiwa ng aking iba brands ng bakit. Kakatapos ko lang magbaba ng aso at tag-ulan, kaya ito, kanina ito ang ganyan-ganyan ko, may umbrella pa ako habang binaba ko yung dog ko. So ngayon tulog yung alaga ko, free ako today, wala akong pa-dinner, so sabi ko, ano kayang content yung magawa ngayon? So naisip ko na lang, kasi kanina pag-gising ko hindi pa ako naghilamos, nag-toothbrush lang ako, ganyan-ganyan, kasi pagkakatulit sa taas gilamos na ako ng toothbrush ulit. And then now, tingnan ko lang kung may mababago sa itsura ko. Itong itsura ko na to, tingnan natin kung may ma-reveal ba. Hindi ko sabihin yung una. Ito yung aking, ito yung gagamitin ko. Nakahilamos na ako ng face ko. And then ito yung gamit ko sa face. Simply lang, hindi siya signature. Basta malagyan ko lang ng counting cream yung face ko para hindi siya dry. Kasi pag gumagamit ako nito, yung wrinkles ko, nababawasan. Hindi siya nahahalata. Kasi tayong mga 40s na, aminin man natin o hindi, madali lang mag-dry yung skin natin. Lalo pa, kaya dapat lagi tayong may cream. Tsaka, pag hindi tayo naglagay nito at nag-makeup agad tayo, kitang-kita yung ating wrinkles. So, umpisahan na natin guys. Ayan o, yung face kong yan ay hilamusan ko na may isa akong pimples dyan. Ayan. Actually, blessed pa rin ng konti kasi hindi masyadong yaki yung face ko. Kaya kahit walang makeup, okay pa rin naman. Yun nga lang, wala talaga akong kilay, guys. So, umpisa na natin. Dami kong daldal. Ayan, lagyan natin ng kaunting cream. Kunti lang, hindi madami kasi yun yung gamit ko, ito. Vitamin E. Vitamin E for my face. Ayan. Simple lang yung makeup ko kasi yung hindi tulad dati nung ko yung edad ko ay mga 30s. Diyos ko, ang dami kong makeup. Wala akong blush on. Ganyan lang yung mukha ko. Ganyan lang kasi ito yung face ko. Matanda na yun. Yan. Pero pag pil yung hindi yan, kaya gusto kong gamitin yung anong yan. Yung cream na yan. Kasi hindi siya oily masyado. Masarap siyang punik mo na yung hair ko. Ayan. Masarap siyang gamitin. Parang na-absorb agad niya yung ano. Maganda talaga siya sa age of 40s yung vitamin E. Ayan, ganyan. And then, the next is wala na, simple lang naman. Mag-eyeliner na agad ako. Kasi, ganun lang ako magpaganda. Guys, hindi ako sanay magpaganda ng tapos, ito yung ano ko, foundation ko. And then, lipstick ko. Yun lang yung kinukombine ko. Yun lang yung aking pampaganda, guys. Pero nung ano ko, nung age ko, 30s. Ako, dami-dami ko nilalagay yan, patong-patong. I don't know. And then, ito, yung aking pinaka-pang-eyebrow ko sa kilay. Siya ko na din nilalagay dito sa aking mata. Ayan, guys. Antayin natin, ano. Antayin natin. Nakikita nyo naman, no? Hindi talaga ako sanay. Sanay ng, ano, ng may camera. Alam nyo ba, naputol na agad to. Bagong bili ko kaya to, naputol kasi yung alaga ko. Pinaglaruan. Actually, ang plano ko talaga ngayon ay magkwento about doon sa aking sinahod. Ayan. Habang naginikap ako, pwede ko naman siyang ikwento. Alam niyo ba guys, nung ako ay mamonetize, syempre, nung tayo ay nag-uumpisa, ang ating hinahabol ay tayo ay maka-1K banana. Halos hindi ako natutulog sa kakahabalana ko. And then, nung magat naman natin yung 1K banana, WX naman ang aking inatupag. Kasi LS, palaro, pagsayang ng pera.
Pero kahit hindi pa ako money, mahiling na akong mag, yun nga, nagpapalipad ako para lang matigdagan yung banana ko dahil nga tinatamad na akong mangisda, gano'n. Pero, hindi pa rin eh. After nang maano ko yung ano ni Lolo, naka 4K na ako, 4KWH. Nagpa-apply agad ako sa anak ko para sa monetization. So, mabilis naman kinabukasan. Sabado ako nag-apply. Tanda-tanda ko yun. Kinabukasan. Sunday night. May harang na ako. Kaya sabi ko, oh, ang bilis. Tapos ayun, nagkaroon kami ng malaking palaro. Pero, tignan nyo guys, pag wala kang kilay, ganyan itsura. Makita nyo? Kasi, ang plano ko, magpapatatuo ako sa Macau. But, dahil nga sa COVID, so, lagi namin ginatutuloy. So, tapos, dito nga, bigla na lang kahapon, nag-message yung anak ko, sabi niya, mama, sumahot ka na. Nagulat pa ako. Kailan? Akala ko, pero yung pagsalita ko ng kailan, wala akong idea kung saan ako sumahod. Tapos, nung sinabi ng anak ko na, actually, kahapon pa yan, ngayon ko lang nakita. Sabi niya kahapon. Kahapon ay, ano bang pesa kahapon? 22? So, 21, dumating yung sahod. Yun pala, sa YT, sumahod na ako. Tapos sabi ko, ha? Wow, bongga, talaga, sabi kong ganun. Pero, hindi naman ako, hindi naman ako masyadong nagmamadali na wow, may, eh, hindi ko pala nakita sa camera. Sabi ko, wow, talaga. Tapos, yun nga ang sabi ng anak ko. 5K daw, 5,000 peso. O, saan? Bakit ito mo nabalag-log? Nabali na naman yung eyeliner ko. Ang mahal-mahal pa naman ito, guys. 35. Sinabi, mahal yun, ha? Mahal yun sa akin. Hindi ko alam to na wala nga yung kaputol nito, eh. Nabali! Kasi madina ko, eh. Madina ko mag-ano. Tapos, ganun nga, guys, na dumating na daw yung sahod ko kahapon. 22 kahapon, ano? 22 nga. June 22. Tapos, sabi niya, ma, congrats. Sabi ko, wow. Padamihin mo yung kako, sabi ko. Padamihin mo yan. Tapos sabi niya, sige, papautang ko, sabi niya. Sabay ganun, papautang daw. Alam niyo, mga ka-vlogger, mga kakakuskusan, mga OFW, sa isang paglaro mo lang sa Facebook, sa pagpupuyat mo lang sa YouTube, na parang tinaray mo rin maging YouTuber, tinaray mo rin makakuha ng pera sa YT, eto nga, dumating na, masaya sa feeling, kahit na alam ko na hindi pa rin sulit, hindi pa rin payad yung aking pagod, lalo na yung aking mga pinuhunan sa palaro. Siyempre, nagpapamember ako, madami akong pinapaliparan, nagpapamember. So, ibig ko sabihin, hindi yun kwentado. Iba ako, talang, iba yung binigay ko, iba yung natanggap ko. Kasi ganun ako. Kasi siyempre, alam mga anak ko, mama, ano ba yan? Puro kapalipad, superhero ka ba? Yun. Kasi siyempre, nababuksan nila yung Gmail ko, nakikita nila yung mga, kung magkano yung pinapalipad ko, yung pinapalabas kong pera from my Alipay, from my ATM, kita nila. So, kita nila kung nagsasayang ako ng pera, kaya sabi nila, mama, tigil-tigilan mo na nga yung kakapalipad, superhero ka ba? Yan, gano'n yan. Tapos ayun nga, naisip ko, hindi naman ako nag-superhero, naisip ko lang kasi na pag pumupunta ko sa mga LS, nakikita ko na parang ang hirap nilang maging host. Parang ako host na rin ako, halimbawa, parang para sa akin, hindi naman ako yung parang, oy, bilisan nyo, basta yung gano'n. Tikitan nyo, gano'n gano'n. Ang sa akin kasi, yung WS ko, madagdagan. Makita ni YouTube na ako'y active. Yun ang pinakamahalaga sa akin, wala nang iba. Kasi syempre, makikita naman yan, monitor yan ni YT, ni YouTube, kung ano, ayan guys, kita nyo na yung aking kilay. Monitor yan ni YouTube pag ano, kung tayo active, kung tayo ay nagtatrabaho sa ano natin. Ayan, okay na yung kilay ko. And then, mag-ano na tayo? Wala pa tayong ano, mag-lipstick na tayo. Ay, huli pala yung lipstick. Pero talaga, hindi talaga ako ano yan. Magpa-foundation na ako. Ayan, magpa-foundation na ako.
Ayan, yung gamit ko ay butae. Alam mo, butae. Butae ko, butae. Ayan. Simple lang yung aking pagme-makeup kasi awan ko. Kasi naman, alam nyo ba, nung kabataan ko, ano yan? Iba yung sa ano ko, iba yung basta. Pero nung ako, dumating ako sa 40, parang tinamad na ako. Alam nyo yun? Kasi pinag-iiwanan ko na yung makeup ko sa Pinas. Hindi na ako masyadong nag-aano, nag-makeup. Parang feeling ko kasi abala. Abala na. Diba, ibang klase, no? May nabago ba? May nabago ba, guys? Parang wala. So, ayun. Ayun nga, nagsahod na ako. Tapos, 5,000 peso lang, guys. Yeah, ang dami kong wrinkles, gilip-gilip. Kaya ito yung sikreto ko. Banat na banat yung ano ko, yung face ko kapag ito ang dami ko. Kung hindi ako naglagay nito, ang pangit. Ang wrinkles ko, ang dami. Maganda to sa face. Kaya, gumamit kayo nito. Tapos next, ganyan lang ako kasimple. Yan lang. Lipstick lang. Taunting. Hindi pa kung madalang pa din ako mag-lipstick kasi hindi ako marunong mag-lipstick. Kinakain ko. Tapos, mag-lipstick ako ngayon para naman maganda yung akin. Minsan, pag okay na sa mood, ito din yung ginagamit ko na blush on. Dati kasi may blush on ako na parang talaga sa face ko. Dahil mga dalaga na yung anak ko, parang naisip ko, mas kailangan nila yun. Tapos sabi ko, madali lang ako makakabili dito sa Hong Kong. Hanggang ngayon, hindi ko makakabili dahil tuwing holiday ko, pagtapos ko ng aking, ano, uwi na ako. So, lagyan natin ng kaunti. Yan. Pula. Ayan, ganyan. And then, tapos, ito rin yung nilalagay ko sa mata ko. Ito rin yung nilalagay ko sa mata ko. Yung mga pangayos ko na sa drawer, hindi ko na maayos. Pero andun yun, kompleto pa rin. Kaya lang, awan ko, pagbili kasi yung alaga natin, wala talagang time tayo magayos. Kaya nga lang, ngayon tulog kasi, kaya sabi ko, maga ako nakatapos, kaya nagwawalwal ako sa aking face. Tingnan ko kung marunong pa akong mag-ayos, tingnan ko kung may improvement pa. Kasi dati meron pa akong pampalantik-lantik ng pilik, pero dahil matanda na nga, kusang nagbago. So, ayan guys, dahil nagbigay ako ng kaunting blush on, patungan lang natin siya ng kaunti lang, mga dampi-dampi lang na ganun, ayan, dampi-dampi lang. Nakita niyo naman kanina yung face ko nung hindi ko pa yan nilagyan ng makeup. Makinis naman talaga yung face ko, guys. May isa lang akong pimples na ang tagatagal na hindi pa rin siya humihilong. Ano siya? Pag-ibig na hindi may bulalas. So, ayan. Hindi nyo lang ako guys magpaganda. And then, pasan na natin to. Tadadadam! Diba? Nakita nyo ba isura ko kanina? May nabago ba guys? Tapos, lagyan na natin to. Pasan natin. Tayo ng landi ko. Chat-chat muna tayo. Ayan! Sabalo guys! Yun lang. Thank you for watching! Don't forget to like, share, with love. Ito po ang inyong kakuskusan, si Gloria ng Hong Kong. Bye-bye! Don't forget to like, subscribe. Bye-bye! May nabago ba? Comment down below. Comment down below! Bye-bye!